gamit ng Kimi at gamitin din yung aggressiveness ng Lancelot to overcome Blacklist International. It's another aggressive burst game for the side of Onyx against a lineup na talagang alam na natin at isang taon nang dinodominate ang MLBB World. The Ube Strat is again here. Meanwhile, eto na, Kivier sa kanyang debut game. Unang makukuha ang jungle. Battle of the best of the best. Makita natin sa side ng Onyx Philippines, okay. Tatlo naka-mystery shop. Posible yung gusto nilang magmandalit on how to burst down the jungler of Blacklist International. Knowing na Ube Strat sila, pwede silang bambulaga dito. Mukhang gusto nga nila yung makuha yung items agad para makuha din nila yung mga burst damage. Speaking of that, itignan mo yung panggagangster. Dito pa lang, kinakat pa lang. Gusto ba lang mag-angkang ikat? Kinakat, ng lanes. Kinakat na agad ng Onyx si Kivier. Nawala na ng orange si Kivier dito. May onting item check tayo. At may onting delay. Si Kivier as Kyrie is now level 4. Level 2 pa lang si Kiev. So na-mention kanina sa Keys to Victory, OSX, na welcome to MPL, Kivier. Hindi niya agad nakuha yung orange buff niya. Hindi pa good or bad. Kaso naunahan pa lang. Doon pa lang pinaparamdam na ng Onyx Philippines ang Baptism of Fire, ika nga. Baptism of Fire, sakit nun! Sakit nun. At mukhang gano'n na nga ang ginagawa ng Onyx. Gusto nilang madaliin to. Gusto nilang makakuha kagad ng farm. Talagang mabilis sila. Even Marky with the sprint na meron. So this time, magkakatalo tayo sa gold lane matchup. Oheb, the Filipino sniper is back. Na tinutulungan ngayon ni Estes. May ganitong storyline lagi sa Onyx na kapag nalulugi yung jungle matchup nila, yung jungle rotation, lagi silang merong backup either XP lane or either gold lane. Yeah. Gold lane. Filipino sniper, ika nga si Oheb, pinakita nga sa M3 World Championship stage at may laban na pwedeng maganap dito sa pagbisita ng Black. Those are pokes coming in mula kay Captain Haji. Nandito si Baloyski. Makukuha yung turtle doon sa bandang top lane na makikita natin sa ating split cam as Marky and Hatred will just hold the line. Ito yung mahirap kapag katapat mo yung Beatrix na sniper, pwedeng-pwede talagang makakuha ng mga gold tower ng energy shields. Dahil sobrang layo talaga ng range, di ba? Range and confidence ni Oheb actually lumalabas dito. Meron siyang killing spree emblem. In times na pwedeng bumaba yung buhay niya with that successful kill, pwede mag-proken anytime to save himself or pwede makadagdag ng additional cures or even buff para sa Blacklist International. So mukhang OSX doon na talaga pupunta yung ating laro sa bandang gold lane. Kasi kung papansinin mo pare, yung level ni Kivier, level 4 up against Kyrie na level 6. Yeah. Oh. And makita natin na yung Onyx nag-focus nga sa Kivier habang nakuha ng kill dun sa may mid lane. Ang naging sagot ng Blacklist, bigyan naman ng emphasis si Oheb, binibabysit nila ngayon ang Filipino sniper. Alam natin na humina yung early game ng Beatrix because of the nerfs, pero mas lumakas pa siya sa late game dahil na-rescale yung kanyang damage output. They're looking in a different way. Yeah. Even though pwede silang maalanganin sa early game pa lang, gusto nilang bumawi sa either from mid to late game. Pero nga, in Onyx Philippines, kung paano nga sila umiikot ngayon, they want to continue the faster way na hindi sila ma-caught off guard knowing na pwede ding umiikot ang mas bilis si Kevier dito. Yeah, this is so interesting dahil si Oheb ay naka-killing spree like you mentioned earlier. So kapag ganyan yung emblem mo, ay lalaban ka talaga. Confidence! Speaking of laban, ay lumaban na si Haji dito. Ito na ba ang oras as Hatred will go for the kick. But meanwhile, Lorsky! Slam dunk mula sa likod! Double kill mula sa The General at mukhang isi-steal pa nila yung purple. May kasama pang buff. Air General, hindi pinakawalang makauwi dito ang dalawang miyembro ng Blacklist International. Onyx securing momentum kung paano nga ba makapagbigay ng daan for Kyrie. Pinapabayaan siya. The advance of level is a bit high, especially for a Lancelot. Proc lang ng proc yung passing niya. Bibigyan niya ng dance floor. Tuloy-tuloy ang tusok. Tuloy-tuloy ang tusok. This is Kyrie. World-class Lancelot. There you go. Double kill para Kyrie dito. Sino na kuha ng turtle? That is going to be Onyx. But meanwhile, Marky is here, half health. Oheb ang inaatake ngayon. Rocketeers hindi tumama, pero tuloy-tuloy ang pagsakop ni Kyrie sa bottom side. Kyrie now running away. Dodge from Kyrie. Meron ba siyang dash? Wala na. 2-6. Na Eagles ang Blacklist International doon sa situation na yon. That is clearly a win for Onyx at may onting bawi si Marky sa kanyang gold dito.
My gosh, the damage and confidence of Kyrie here. Nakita ko dito in the past seasons with the support combination or dynamic duo ng Onyx Philippines. Signature move na nito eh. The way that they move around, talagang sama-sama. Yeah, but interestingly, yung Onyx na control nila sa pabor nila yung nangyaring clash na yun, which started before the turtle, di ba? Doon sa may gitna, biglang nandoon si Dilarski. Tapos nagkaroon ng gulo, nakakuha ng triple kill si Kyrie matapos na kunin yung turtle. Tapos yung top lane, quietly, nakuha ni Dilarski. Use the split push ulit. The split nasa again. Nasa keys to victory. Naku, ito na nga. And there is the Farsa ultimate also. Alright, alright. So, nakikita natin na nakuha ng Onyx yung early game na gusto nila. Yeah. This is all early game. Maaga gumising. Good morning. Good morning talaga. Kahit nag-good evening na. Ito yung mga tipong empleyado na maaga nag-i-in at gusto nilang tapusin, maaga din mag-out. Now, we're now in the mid game. The problem right now for Blacklist, again, lumipat sila doon sa focus on the gold lane. Protektahan na lang si Oheb, i-babysit, magkaroon ng item, aabot ba tayo doon sa late game situation? What do you think, OSX? On Onyx performance and momentum here, silently but surely, sinusubukan nilang ayusin ang kanilang lane equilibrium from top to bottom. Pa rin. Oh. Nililito nila ang Blacklist kung anong uunahin, but one thing of Blacklist International traits is they have this one formula, chemistry and connection. Kung buhay na buhay pa rin yan, they can totally have this counter from mid game to late game pa lang. Pero ang tanong dito, Onyx is really getting hungry. Mukhang nakikita na natin yon, OSX. Dahil nag-unti-unting nagsasama-sama na yung Blacklist International. Apat na naman sila dito together with Oheb trying to utilize that killing spree. But Onyx, ilang beses na silang nag-fall sa ganitong strategy ng Blacklist. That's why, alam na rin nila na like what you've said, clean na lang natin yung lanes, huwag muna tayong lumaban, just make sure na lamang tayo sa lane equilibrium, tsaka tayo lumaban kapag tama na yung tempo. Gusto nila i-deceive kung saan direction nga ba talaga papunta ang Blacklist International. There you go. Paano nila i-tease? Mukhang may laban nga dito, Manjin. There you go. Like what you've said, ang tawag dito ay misdirection. Onyx Philippines. Mukhang kabisado nila yung timers dito ng laban. Alam nila kung kailan bababa. Alam nila kailan yung push. Nalugi yung bottom lane nila. Pero ngayon mukhang itutuloy-tuloy nila. I like the shot calls na ginagawa ngayon ni Captain Baloyski. From what I see here. Yeah, dahil din this, sa vision eh. Di ba? From what you're seeing, yeah, so dahil din sa vision ng Onyx Philippines, nakakalalim sila versus Blacklist International. Natche-check nila kung saan ikot si Kevier. And now, ang nagiging tricky para sa Blacklist International is kailangan nila mag-group up. Naka-estes kasi sila dito. So, when you're looking for Blacklist International's win condition, hanapin mo yung timing nila kung kailan sila malakas. Definitely parating na yun. And Onyx Philippines has to respect that. Hindi pwedeng makampante dahil eventually lalakas ang Blacklist International kapag nahanap nila yung items na mag-survive sa burst ng Onyx. So nakikita ko ngayon, Onyx Philippines is creating a railroad para silang trend na hindi sila pwedeng mahinto. And dapat, the timing for Blacklist International, kailangan nilang irespeto at bantayan kung kailan nga ba mangyari. Pero may push ulit itong Onyx sa gitna. In layman's term, ang binabanggit ni OSX is may oras. May oras. May oras ang Onyx. At kailangan tapusin agad ng Onyx ng maaga. Ganun lang talaga. It's all about the late game for Blacklist. Ilang beses na natin ito natungayan sa kupunan nila. Yung mga late game comebacks na meron sila na talagang investment for their team. Sanay sila dito eh. Ito yung mostly ang kanilang ini-invest on. How to deceive the opponent. Characteristics mismo dito sa professional scene is for Onyx Philippines, kailangan hindi lang simula magpa-deceive on what direction is Blacklist is going to. Ngayon, pumunta na tayo for the mid-game. Oh, okay. Palakas ang items sina Marky and Baloyski. Yeah. And also Dilarski. Kung gaano kakunat yan mamaya, kakailanganin ni Eson ng isang buong fountain to release youth energy sa mga kasama niya. Kay Eson na pala napunta ang Estes Way. The Eson Esports. Eson Estes. Eson Estes. There you go. Eson Estes. So this is Blacklist na humihinga na lang muna. Ito na yung mga times na magko-call na okay, clear wave lang guys. Clear wave lang. But you have Onyx. Like what you've said, rumaragas ang trend. Ayaw nilang pagpahingahin.
ang Blacklist International. Nakuha na nila yung Lord. This is level 1 Lord. At tignan mo yung box. At tignan mo yung box out OSX. Grabe, hindi muna dito makalapit. Hindi nga isang, kumbaga, they cannot counter Baloyski. Kumbaga, backline entrance ang gusto makita ng Blacklist International dito. They might use the base as an advantage. Pero for this, first Lord at nilabas na nga dito ang ultimate. Here na natin. There you go. Ang sakit ni Marky! Marky! Na pinapaulanan lang ng mga bala ang Blacklist International with the pokes. Buti na lang kamo, may heal mula dito kay Esson. But this is Onyx once again, rotating to the top lane, owning every lane. This is definitely the split Onyx classic. There you go! Pero healan magagalit dito this time si Edward. Pero nasa yung follow-up? Ayun yung heal ngayon na meron si Esson. Pero mega kill na agad si Tlarski with the dunks, with the Demonic Forces. Nako, nagkapit kamay sila dito kay Esson. Pero naiwan si Tlar doon sa patalo. The target right now for Onyx is just to get the tower. One that ang nakuha ng parehas na kupunan, Edward, at yung match-up pa talaga. Si Edward at si Tlarski pa yung nawala. Highlight na highlight, bayad na bayad kanina. It's Edward and it's Tlarski on the head-to-head battle. Naging disiplinado dito Onyx Philippines to not be greedy at all. Kanina, that was a perfect setup from Edward. Definitely. Alam nila kung anong pwedeng mangyari kung tinuloy-tuloy pa nila. They are learning from their mistakes. And kung nakikita mo dito, all the lanes are paving way to Onyx mindset kung paano nga ba i-split ang attention ng Black. Almost at the 12-minute mark, we now have items. Kyrie na napakasakit. 4-1-3, level 15 against Kevier na level 12. Talagang Winnie welcome si Kev sa MPL. At nakita natin na experience niya yung pag-invade ng Onyx Philippines. Sasabi ko sana, nung nakita natin yung Chow tsaka yung Farsa, malakas mag-invade to. Nag-fail sila nung sa pag-invade ng Purple ng Blacklist International, pero nung Orange na yung target ni Kevier, dun na siya naunahan ng Onyx Philippines at sobrang agang nakakuha ng level 4 ni Kyrie. Tuloy-tuloy yan. Ngayon, Kyrie is at maximum level. Kevier is just level 13. Kaka-level 13 pa lang yan. At when it comes to the gold, lamang na lamang din ang jungler ng Onyx Philippines, which means na naka-check na lahat ng win conditions ng Onyx Philippines. There ang tanong na lang, paano nila tatapusin? Ito yung laging tanong sa Onyx Philippines kapag kontra sila sa Blacklist International. Lumamang ka, pero paano mo tatapusin? Kumbaga, tatapusin mo na lang eh. Parang sinabi na lang, finish him! Tapos, ilalagay mo na lang lahat ng mga tamang inputs. Kailangan mo lang talaga ibuhos. Kung nasa yun yung bola, hinihintay ka na lang kung paano mo isushoot. Ilay up mo na lang! Lay up mo na lang! At ngayon, nasa tight situation ang Blacklist International. You have Oheb na wala pang kills. Ito yung magandang characteristics para sa kanya talaga bilang yung carry gold lane. Dahil talagang one thing for sure, may item at makakahabol si Oheb dito. Well, lahat naman. Kasi nga, malapit na ang late game. Mataas pa rin ang damage output ng Blacklist. Pero ang nangyayari kasi dito, Wolf OSX, walang nangyayari ng isang sabayang pagbigkas. Walang nangyayari na isang sabayang teamfight. Ang nangyayari is, nagpupoke ang Onyx. Yep. Nag-uulti yung Farsa ni Baloyski, nag-uulti si Marky, kalahati ang buhay ng Blacklist, mag-heal si Esson, tapos biglang pag nag-heal, hindi lalaban Onyx, tsaka lalaban yung Onyx after. Hinihintay talaga nila yung Blacklist International mag-react. They know the condition na if ever may pumasok na isa, sasalubungan ni Hatred, sasalubungan ni Baloyski. First time ata nangyari ng totoong laban na to dahil si Edward ngayon ay naiwan na habang si Baloyski ngayon ay binabanatan. Dahil nabanatan na rin yung dalawa, Marky with the damage output from the backline. Kyrie and Marky pushing the tower in the bottom lane. Meanwhile, yung Lord ay nandito na din. Esson ay namulat, wala na may heal pa. Ang pinakaunang game na mapupunta ng panalo dito sa MPL Season 9 ay para sa Onyx Philippines. Unang laro pa lang ang panahon. Early in. Parang may early out. Early in, early out. Basic na basic. Papasok ka ng alas 8, uuwi ka ng alas 5. Early in, early out. And ito yung kakaibang form ng Onyx Philippines. Kasi ang nakakatawa dito, kung ano yung sinulat natin sa Keys to Victory, parang nabasa yata muna nila. Nanood muna. Nanood muna.